tayo. What's up mga bro? Ay, papunta tayo ngayon ng ano, Mabalacat sa May Tabun City Hall. Bibili tayo ng ano doon, ng stock shop ng Honda Click. Meron dong motor shop eh. FU scooter shop. Punta natin. Kapalit na kasi ako ng ano, rear shock. Yung rear shock ko kasi ano na eh, sagad na yung adjustment ng preload eh. Medyo ano na rin, medyo matagtag na. Wala na akong ano, wala na akong adjustment na magagawa dyan, kailangan ng palitan. Tapos yung bolt niya sa ilalim, ano na, lost thread na eh. Ilagyan ko na lang siya ng ano, ng mighty band para hindi matanggal ano. Kaya palitin na rin talaga. Matagal na rin naman yung shock sa likod. Ano yan eh, YSS. Mga 3 years na yan. Sulit na yan. Balikan ko na lang kayo mamaya pag nabili ko na yung ano, shock. Pakita ko sa inyo kung paano i-install. Madali lang naman yun. Plug and play lang. Alright, let's go! Alright, yun ay nabili natin na rear shock. Ayan. Genuine Honda. Yung code niya yan 52400K59A11. Stock shock to ng ano, Honda Click 125150. Yan, nabili ko ng 1250. Yan nga, sa seller na taga dito lang sa Pampanga. O, meron din ako nakita nito sa Shopee. Dapat dun ako bibili yung 10X na no, yung Shopee store. Same lang naman kasi ng price eh, kaya ito na nang binili ko, mas malapit pa. Pero kung ano, lagi ko yung link ng sa 10X, ganun din presyo, 1,250 din yata. Yun, siguradong legit naman. Yan. Ito yung, yan, yung Honda Click na rear shock. 330mm. Ganda nya oh. Glossy yung ano, spring. Yung stock ng Honda Beat ano eh, parang matte. Ah, ito mas mahaba to. 310 pala yung stock shock ng Honda Beat. So, ito nga yung gamit ko. YSS na DTG Plus 310mm. Yan, napansin nyo ba yung adjuster niya? Sagad na. Pero okay lang naman kasi 3 years na yan. Sulit na yung ano niya. Kasi yung ano ito, bolt nito. Lost thread na yung dulo. Yung mismong kabitan. Ito. Kaya gusto ko na rin palitan eh. Mga mighty band lang yan. At ipapalit natin. Baklasin na muna natin itong ano, itong YSS na shock. Tapos kabit na natin ito. So, ayun ko lang kung makikita nyo, pero gamit tayo ng 14mm dito. Pwede naman yan dito mong upihitin eh. Tagayin nyo lang to ng pagtanggal. Trabaho ang tamad eh, no? Okay lang yan. Kaya naman talaga ditong baklasin eh. Mas madali pa nga to kung stock shock gamit nyo eh. Mas manipis yung spring. Palang spring itong YSS eh. Natanggal ko na yung ano, nut. Ano? Yan, stock nut yan. Tapos may washer yan. Tanggal natin. Yan, may washer. Yan, tanggalan natin. Ito yung stock bushing ng Honda Beat. Nilipat ko lang to eh. Kasi yung bushing nito hindi maluwag yata siya eh. Kaya nilipat ko. Tinanggal ko yung bushing ng YSS. Pinalit ko itong pang Honda Beat. Stock na bushing yan ng Honda Beat. Nakita niya sagad na. May adjuster yan dito eh. Naluluwagan mo tong ano, allen bolt na to, tapos saan mo pipihitin. Yan, para may thread yan eh. Ito, sinasabi ko sa inyo, lost thread. So, nakakabaklas kabit ko din siguro yan, kaya na lost thread, ano. So, okay na yan. Yan, may mighty band pa oh. Sulit na talaga. 3 years. Ganda to YSS.
So ko lang talaga na mas mataas na shock, kaya magpapalit ako ng stock ng underclick. Legit to, 631. Meron ng bagong model nito eh. Lagay ko rin yung link sa description kung gusto nyo. Stock size YSS 310mm. Ayan, wala pang tagas to. Ayan, ano lang yan eh, magic gatas. Pumotor wash ako eh. Ayan, palitan natin to. Ayan pala itsura ng ano, ano natin, kabitan ng rear shock. Ayan, ayan yung gas tank. Ayan yung kabitan ng rear shock. Ayan, kaya kayang dukutin, may space pa naman eh. 14mm lang. Ito na ipapalit natin yung pang Honda Click na shock, 330mm. Ito yung ano, 310mm na size. Ayan. Ito nyo ba, mas mahaba tong Click. Ito 310, yung stock size ng Honda Beat. Sa Click 330mm, mas mahaba talaga sya. Ayan. Tatanggalin ko na rin muna yung nasa harap ko, diba nag magic lowered ako. Tanggalin ko na yung damper para tumas din yung harap. Okay na yung drop nun. 17mm yun eh, yung damper. Pag ito, bali nagdagdag tayo ng 20mm. Kaya okay na tanggalin yun. Mas balance sya. Yan, nakababa ng konti para yung preload pag may angkas. Yan ah, pares na sila ng bushing. Yan, bushing ng Beat, bushing ng Click, same lang. Stock bushing kasi itong nasa YSS ko. Yan, nalugan natin yung ano, mga bolts ng ano, gas tank. Yan natin yung gilaw-galaw yan. Madali natin mapasok to. Ayan o. Sak na agad. Sakto yung bushing. Sakto yung fit. Sagad nyo lang yung bushing. Tapos yung washer. Tapos yung nut, 14mm to, 14. Mas maganda talaga kung tatanggalin yung mga bolts ng gas tank. Tatlo lang naman yun. Alam nyo naman yun, meron kayong Honda Beat eh. Tatlong bolts para magagalaw-galaw natin. Hirap kapayin ha, teka lang ha. Tsagahin ko lang to. Yan, kapakapayin nyo lang, makakapayin nyo naman yan eh, madali lang. Yan, thread na. Hand tight, tapos saka natin higpitan pag sagad na. Sagad na. Higpitan na natin. Higpitan nyo mabuti ito. Dapat mahigpit na mahigpit. Hanggang kaya nyo higpitan. Yeah. Yeah, sagad na. Okay na yan. Sagad na yan. Yeah, bituman natin to. Yung pangilalim. Ito, naikot naman yan. Ito namang bolt. Ito yung YSS oh. Mababa pala to, hindi pala to ubra dito. Yan. Ito yung ano. Ito yung stock. Ito, ito, ito. Ayan, nakita ko yung stock. Buti nakita ko pa. Ayan yung stock na bolt ng ano, rear shock ng Honda Beat. Ayan. Ayan, halimbawa kung nawalan nyo na yung ano nyo, stock nyo na bolt, pwede mo kayo bumili ng Allen. Ayan. Ayan. Ayan lang sya kaiksi. Lagpas lang sya ng ano. Sukatin nyo na lang sya dito. Ayan, ito yung stock. Yan, saktong-sakto lang siya dito. Labas lang na ang kapraso. Yan yung Allen, yan. Para lang may guide kayo kung bawa nawala nyo na yung ano. Tapos kagaya nito mahaba yung stock ng ano nyo. Yung bolt ng ano nyo, aftermarket nyo. Tapos nagpalit kayo ng ganito.
At inalagay natin stock. Wait na natin. Tertin din ang size. 13mm yung ulo. Ah, hindi, 12. Maluwag eh, oh. Ah, ito, 12. 12 pala. Yung sa YSS ko yung 13. Ah, mano-mano na lang ang higpit para tansyado natin. Okay na, sagad na. Ah, okay na, sagad na. Ah, nakabit na natin yung rear shock pang Honda Click. Mas tumaas siya, no? 330mm. Pansin nyo yung gap dito, mas kumano na, umangat na. Mas mataas na siya. Ayan, wala naman siyang sayad dito. Ayan, hindi siya sumasayad. May space pa. Ayan, hindi siya tatama sa airbox kahit mahaba siya. Makabit ko na lang itong ano, no? Itong sa gas tank. Yung mga bolts niya. Tapos test ride na natin. Tatanggalin ko pala din muna yung sarap. Yung damper na nilagay ko. Damper spring. Para medyo ano, umangat naman yung harap. Kasi inangat na natin ito. Mababa kasi yung harap ko. Alright, test ride na lang. Alright, yan. Natanggal ko na yung nasa harap na ano. Lowering damper. Damper spring. Ayan. Naalala nyo, nag-lower daw ng harap eh. Nalis ko na. Para syempre, pantay na siya. Ayan, medyo mataas na ulit to. Dati ito, mas mababa to eh. Ayan, ganyan kababa siya. Baga ito, nandito. Ayan, tinaas ko na para pumantay. Medyo umangat na yung harap. Tapos yung likod natin, mataas talaga. Ayan o. Oh. Kita nyo ba, halos ano na. Sayad na siya sa lupa pag naka center stand. Hindi na umiikot. Ayan o. Oh. Inangat ko. Pag binitawan ko eh, sayad na eh. Tumasayad na siya dun eh. Ayan o. Oh. Ayan, medyo awang ng konti. Dati, umiikot yan. Pero kung halimbawa nakano kayo, by 80 kayo na gulong. Hindi pa yun sasayad kasi mas mababa yun. Ito kasi by 90 stock size. Kaya medyo sayad siya. Halos wala nang gap dito. Ayan, yun ang itsura niya kapag ano. Tinasa natin yung likod. Stock size yung harap na ano, shock. Yung likod, mas mataas. Ayan. Medyo ano na, sayad na pag nag-center stand. Ano. Pero yung gap nito, wala talagang ano yan. Sayad yan. Tsaka pag binaba ko yung motor, gaganon pa yung shock niyan eh. Tapos lalayo yan. Test ride natin. Yan na, medyo ano, tumaas siya talaga. Yan, ramdaman na tumaas. Pero hindi naman ako sobrang nag-tiptoe, konti lang. Yan. Tiptoe ako dito eh, pag ano, mataas kasi yung upuan ito. Yung pinakustomize ko to eh. Tumaas yung upuan. Ngayon, tumaas naman yung suspension natin sa likod. Yan, medyo masaangat pa yan. Yan, pati ground clearance. Kaya okay na okay ito kapag ano, medyo may kabigatan kayo. O kaya naman, lagi kayo nag-aangkas. Ano? Parang ano na siya eh, preload na siya eh. Para pag umangkas na yung OBR nyo, yun, sakto lang yung baba ng likod. Aray! Ano yun? Magutok. Tukod yung shock natin sa likod. Ano? Mutukod siya pag may angkas. Pag mababag... galing ka sa hamsa, tapos pag bumagsak medyo mabilis yung andar mo sa hamsa, no? Parang nagbo-bottom out siya. Ibig sabihin nun, malambot tong tension ng ano, tong spring ng ano, ng stock ng click. Ang gagawin ko, naisip ko lang kasi wala tong preload adjuster eh. Nalagyan ko siya ng ano, yung original niya, no? Ganyan. Sito. Gagawin ko, lagyan ko ng ano, ng spacer, ito. Ayan. Para medyo
makompress yung spring. Kapag kasi nakompress tong spring, yan ah. Makompress yan eh, pag sinara natin to. Pag medyo compress siya, mas matigas siya. Tataas yung ano nyan, yung height nyan, kasi yung sag. Mas mabigat na load yung kaya nyan dalhin. Tapos kapag matigas din kasi yung ano, yung tension ng spring, mas hindi yan magbo-bottom out eh. Kasi mas mabigat yung load na ano, na kaya niyang i-handle, no? Ito yung gagamitin nating spacer. Ito yung adjuster dati ng YSS kong shock. Ayan, dito yan, no? Ayan. Ayan yung adjuster niya. Ayan. Ito, magkasama to. Ilagari ko lang. Ayan, ganyan. Ayan, ilagari ko yung dulo nito. Para makuha ko. Ayan, tanggal ko naman. Ayan. Ito din natin gagamitin. Ito na lang. Ito yung sakto, eh. Bali, dito natin nilalagay. Dito. Ayan ah. Tama-tama lang siya. Ito yung saktong butas eh. Dito ko nilalagay. Ayan. Hindi pa ganyan ang magiging pwesto niya. So ito. Tapos yung pang lock niya. Nakascrew yan dito eh. Ito. Ito siya nakascrew. Ayan. Ngayon, kailangan natin gumamit ng ano dyan. Hindi natin mahirap kasi i-compress yan eh. Gamit tayo nito. Itong Flyman na ano. Spring pressure regulator. Ito, pang ano to talaga eh. Pang kotse. Pang compress nila ng spring. Para pag magpapalit sila ng spring sa mga suspension ng kotse. Ito, inisipan ko lang ng paraan kung paano natin magagamit. Kasi ang laki ng ano eh. Ng hook nito. Flyman yung brand nito. So ito yung naisip ko. Ayan. T-wrench, pinasok ko dito sa butas ng ano, shock. Ayan, para ito. Kapit na ganun. Tapos ito, i-angla natin sa spring. Ayan, para makompress sya. Yan yung ginamit ko pantanggal na ito pala. Pero pwede mo naman itong tanggalin ng ano, kahit di ko magamit ito. Pero mas madali lang to. Kapit na natin. Bigyan natin ng konting tension to. Para mas matigas. Hindi na mag-bottom out. Ayan, lapat na lapat din siya dito. Ayan, saktong sakto. Compress na muna natin ito. Ayan, depende na yun sa inyo. Gusto nyo lagyan ng cover dito para hindi ma-damage yung spring. Yung pintura. Pero ako, okay na yan. Ayan muna. Ito yung maselan eh. Ayan, compress natin. Ayan yung compressor. Kailangan ano, magkatapat. Tapos, size 21. Kung gagamit ng impact, mas maganda kung ito lang gamitin nyo. Kailangan even yung ano, paghigpit. Kung hindi gumanan yung spring, napantay yung compression nya. Siguraduhin nyo lang na naka-hook syang ganun. Delegado kasi pag gano'n yan. Dumaplis yan. Wala kasing maliit na ganito eh. Malaki lang talaga. Pang kotse lang. May nakita ko. Maiksi. Ewan ka lang kung malaki yung ganito o maliit. Kaso mali. Parang nasa 2,000 yata. Magandang klaseng brand kasi. Dito lang tayo. Low budget. Medyo labas na yung nut. Kailangan pa natin palabasin yan kasi meron pa nito yan eh. Inisim pa natin. Yan. Importante dyan, mapasok natin to. Ito ko natin higpitan. Yan, pag nakabitan natin yan, ito, 17mm, gamit tayong pangontra. Saan natin higpitan ngayon to? Tight lang. Sagad nyo lang. Nanda kayo dito. Aba, biglang dumaplis to eh. Delikado. Diyan nakakatakot eh. Tignan natin. Ayan, okay na. Mahigpit na. Ayan, pwede nating luwagan tong ano.
compressor. Pero dapat isasakto natin to sa butas. Dan lang. Mas madali siguro kung ano, no? Aftermarket shock. Ayun, nabili niya aftermarket na hindi adjustable yung ano, preload. Ito, nalagyan natin ng ano, spacer preload. Preload spacer siguro. Pwede naman magpa-machine shop niyan, magpa-fabricate kayo. Aluminum or steel. Ito nga, meron ako eh, kaya ito nga na ginamit ko. Yun, narinig nyo ba? Nag-snap na. Flyman spring compressor tool. T-wrench. Yan, wala damage yung bushing yan. Mga tigas naman yan. Medyo na ano nga lang yung spring. Pero okay lang yan, malapad naman yung base eh. Pad ng base nyo. Yan na yan, magagalaw-galaw. Nakabit na. Konting damage sa pintura. Okay lang yan, tago naman. Hindi man ako masela na. Yan, pwede natin kabit. Natigas na siguro to. Testing na lang namin yung OBR. Sana hindi na tumukod. Sana nagawa natin ng paraan, solusyon. Mas matigas na intention yan. Preload spacer. Test ride ulit, test ride ulit. Alright, test ride, test ride. Yan na, final test ride na to. Lagyan ko na ng camera. Si OBR, si mama, mainit eh. Mainit daw. Punta tayo ngayon ng ano, ng Guan Zone. Mag-inquire naman ako doon ng ano, ng fork spring ng pang Honda Beat. Yan, medyo nalambutan ako sa harap eh, kasi ito may kasi yung likod eh. Feeling ko malambot yung harap. Pwede kong lagyan ng bola, pero siyempre, tanong muna tayo, baka meron doon ano, fork spring. Yan, para mas matigas. Mas pag na kasing fork spring ko eh sa harap, kaya malambot na siya. Kaya ako nag magic lowered para madagdagan yung tension ng spring. Hindi man nagbo-bottom out yun kahit ano, kahit lagyan mo ng ano, ng extra tension yung harap. Yan, same ng likod. Yan, hindi na siya nagbo-bottom out. Nagamit na namin to eh kahapon, gala kami ni OBR eh. Yan, okay na okay siya. Hindi na siya nagbo-bottom out pag ano, sa mga humps. Pag-angkas ko si OBR, okay na. Yan, tumigas talaga yung tension. Ramdam ko eh. Yan, yung Honda Click pala na ano, no? Na stock shock. Okay siya pag ano, solo ka lang. Ganda niya lumaro. Kaya lang, ang problema, kapag may angkas ka na, o siguro, ano, depende sa bigat, ha? Kapag kasi ako, ano lang ako eh, 56 kg. Kapag dalawa kami ni OBR, 100 kg. Pag dalawa na kami, yun nga, medyo ramdam ko na maganda yung laro niya, pero ano, pero tawag dito, malambot siya para sa akin, ha. Kakaiba tayo ng preference eh, ng ano, ng play ng shock, ng stiffness. Para sa akin, pag angkas ko si OBR, na lambutan ako. Pag solo, okay lang. Tapos yung pag humps na ganyan, yan, pag angkas ko nga si OBR, nagbo-bottom out. Yan, yung nilagyan ko nitong ano, itong spacer, parang preload spacer na ano, DIY. Ayan, hindi na siya lumalagutok. Hindi na siya nagbo-bottom out pagka may humps. Kaya nga pala yung preload spacer natin, nilipat ko sa taas. Yan, kita nyo ba? Nagyan ko ng camera yan eh. Kasi gumagalaw yung ano, sa spring. Gumagalaw siya. So, naisip ko nung ano, huhukayan ko yung ano, kaso mabawasan ng tension eh pag hinukaya mo, pag pinaupo ko yung spring doon. Ang isip ko, nilagay ko sa taas. Yan, sa taas na part ko na siya nilagay. Tapos naka-epoxy yan yung loob niya, kasi aalog din yan eh.
Hindi siya fit. Pero makapagpagawa kayo ng fit na fit. Yan, okay na okay yan. Kung saan, ginawa ko ng paraan. Naligyan ko ng epoxy mold sa loob. Para hindi siya gagalaw talaga. Tapos nakaano rin yan. Naka mighty band na... Mighty band with ano... With activator, yung baking soda. Yeah, technique yun eh. Para mas matigas yung kapit ng mighty band. Lagyan baking soda. Ayan ang ginawa ko. Ayan, kita nyo naman siguro. Yan na yung position niya sa task na. Yan, maganda yung play niya talaga oh. Okay na okay. Medyo ano nga lang na, medyo ma-hassle lang tayo sa para mapagana natin to ng maayos. Pero kung ako sa inyo, magano na lang kayo. Aftermarket na lang kayo kung gusto niyo magtaas ng shock. Meron naman nabibili na RCB eh. A2 series yata yun. Yung nakikita ko yun nasa 1.3. Ilagay ko yung link sa description. Pero kung halimbawa, Honda click motor nyo, no, tapos ramdam nyo na ano. Yeah, pwede nyo try. Subukan nyo lang. Pwede magpapagpapabricate na lang kayo. O, pero kung mahal ang gastos, magpapagawa, palit na lang kayo ng RCB na shock. Yan, A2 series. Yan, yung pangalawang ilalim nyan, medyo sumasabit ng konti sa airbox. Yung ilalim lang naman, kasi tumaas siya eh. Kapag lang naka-center stand ah. Kapag kasi, yan, nakababa yung motor, hindi naman yan sasabit eh. Umuusod yung shock niya. Yan, kita niya, malaki yung space niyan. Mamaya, pakita ko rin sa inyo. Pagdating natin doon sa Guan Zone. Diba nahuhulog yung camera natin? Hindi pa naman. Ay, di ba hulog? Masyadong lubak dito eh. Ah, pero at least nagawa natin ng paraan ito, ano? Para maayos-ayos na yung suspension natin. DIY, ano? DIY preload spacer. Medyo napagasas nga lang tayo talaga. Kung ano, next time. Pag, yung problema ko dito, pag ano na, ganalas pag na yung spring. Wala, hindi ko na ma-adjust to. Pwede, maglalagay na ulit ako ng spacer. Papagawa na ako. Pero bahala na ako anong maisip ko. Pwede naman ako magbumili na lang aftermarket na may adjustable preload eh. Para mas maaluan. Mas madali, ano. Hindi tayo mahihirapan pag-adjust na maglalagay pa tayo ng preload spacer. Yan, pwede na para sa stock yan. O, pwede na yan. Workaround ba para mawala yung lagutok sa ano. Yung bottom out ng shock pag may angkas kayo o pag kung may kabigatan kayo. Sabi natin mga 100 kilos kayo. Yan, pero depende talaga eh. Maramdaman nyo naman yan. Ayun, yan lang. Okay na tong ano, modification natin. Pero okay naman, maganda naman lumaro tong ano. Itong Honda click na ano na stock shock. Pagka lang may angkas talaga o may kabigatan kayo siguro. Pero para sa akin pag solo okay na okay ito. Pero kung lagi kayo nag-aangkas, may kabigatan kayo, yan niya. Aftermarket na lang kayo. Wala na kayong problema ano. Yeah, kaya ako pala binili itong ano, itong stock shock ng Honda click. May plano kasi talaga ako magano eh, supermoto. Eh yung mga setup nila sa Indonesia. Na shoutout pala kay ano, kay Jerry Maya. Siya na napagtatanong ako niyan eh kasi nakaganyan yung setup niya. Yeah, yung ngayon binibinalik niya na yung harap. Naka ano siya, naka riser siya sa likod. Ibang riser yon, parang diroska siya, pang stock shocks. Pero meron din ako nakita na ano eh, pwede sa aftermarket na riser. Hindi siya aluminum, ano siya, pure steel, tapos ano, chrome plated steel. Yan. Kaya kasi yung pinaplano ko, kaya ako bumili nito, itong Honda click na ano, na ano nga, na shock sa likod. Yo, pero pinag-iisipan ko pa eh, maraming factor pa ako nare-research eh. Research ko muna mabuti kung anong plano ko. Ayun nga, may nakita na ako na pwede pala sa aftermarket eh. Pero bahala na. Kaya malalaman nyo naman niya kung ano ba, nag-upload ako ng supermoto ko meron na ano. Kaya papunta muna ako doon sa ano, Guan Zone, tapos makita ko na sa inyo to. Anong pinagagawa natin dito sa shock na to. Okay naman ah, okay na. Pwede na. Ito tayo sa Guan Zone. Pakita ko sa inyo yung shock natin. Bro! Okay. Nagbablog ako eh. Bibili ako ng spring sa harap nitong pang beat naman. Nalambutan ako eh. Tamo.
Ito. Ilagyan ko ng spacer yan eh. Tita mo ba to? Para mas matigas siya. Eh, dito tayo sa Guan Son. Ito yung ano, shock natin oh. Para makita niya. Ayun yung epoxy niya sa loob. Ayun oh. Kulay pink. Ayun na yung ano natin, preload spacer natin. Ayan, okay na okay naman. Ayan, konti lang yung space. Ayan, pag naka center stand lang, medyo sumasahid ito ng konti. Ayan, pero pag naka ano na, baba na yung motor, okay na. Ayan, magtanong na lang tayo dito ng ano, fork spring. Fork spring KGR 600. Ayan, kabili tayo ng fork spring, ano? Teleport. Nag-teleport tayo dito sa gas station eh. Ayan. Ayan, kabit ko na lang yung fork spring na to sa ano, front shocks ko. 177 pala bili ko doon. Per piece. Dito ko tapusin yung vlog. Right mga bro, ride safe. Lagi yung mga links sa ano, description lahat.